17 verse 5. Simulan po natin sa verse 5. Sinasabi ni Yahweh, susumpahin ko ang sinumang tumatalikod sa akin at natitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ng buhay. Ang katulad niya ay halamang tumubo sa disyerto, sa lupang tuyo at maalat, na walang ibang tumutubo, walang mabuting mangyayari sa kanya. Mapalad ang mga taong natitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng barisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mangananib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mangunguna. Amen? Alam niyo po, nakakatuwa ang Lord kasi ipinigay niya ang word na ito. At ang tanong ko sa kanya kasi, Lord, ano ang pwede kong i-share sa aking mga kapatid? Na alam kong meron itong reflection, magre-reflect ng sarili kong buhay. Amen? And sabi po dun sa una natin binasa sa verse 5, kapag daw tayo ay natiwala sa tao, na katulad lamang natin, amen? Tayo daw ay katulad ng mga halamang tumupo sa disyerto. Nang ibig pong tukuyin ay siyempre, di ba po, ang disyerto ay walang namumungang puno dito, kundi cactus. Na ang cactus ay walang bunga, kundi puro tinik. Yan. So, ibig sabihin pala ng Panginoon, na kapag tayo ay natitiwala sa kapwa nating tao, tayo ay katulad ng mga halamang tumutubo sa disyerto. At ano po yung halamang tumutubo sa disyerto? Yun ay cactus. Na tayo pala ay parang may mga tinik lamang. Na kapag may dumikit sa atin, sila ay masasaktan. Amen? Alam niyo po, natatawa ako sa Lord, natutuwa ako na sinasabi niya sa akin ngayon, at alam ko ito rin ang word ng Lord para sa inyo. Dahil ang gusto ng Panginoon, hindi tayo magtiwala sa kapwa nating tao. At gusto ng Lord, tayo ay hindi maging katulad ng mga cactus. At ang cactus ay walang naitudulot sa iba na didikit sa kanya, kundi ang matusok. Amen? At kung tayo ay mga taong nagtitiwala sa Diyos, tayo daw ay katulad ng mga nakatanim sa tabi ng batisan. Nasa tabi ng tubig, nang ibig sabihin ay lagi tayong may nasisipsip na sustansya. At kapag may nasisipsip na sustansya, ang ibig sabihin nito, tayo ay mamunga. Amen? At kapag tayo ay namunga, natural na ang mga nakapaligid sa atin ay ang tawag doon, yung ma-benefit sila ng ating bunga. Amen? Kapag tayo ay taong namumunga o tayo ay katulad ng mga halamang namumunga, tayo ay nakakabenepisyo sa kapwa natin. Unlike kapag tayo ay katulad ng mga cactus, tayo ay nakakapanakit lamang. Hindi na nga nakakatulong, nakakapanakit pa. Amen? Naunawaan ko natin. Kaya ang gusto ng Panginoon sa ating mga buhay, tayo ay maging katulad ng mga halamang nakatanim sa batisan. Tayo ay namumunga ng sagana at hindi natutuyuan. Ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay mamunga o umani tayo ng mga pagpapalang galing sa Lord. Sapagkat ang alam ng Panginoon at ang ipinapalam sa atin ng Lord na kapag tayo ay nanatili sa ating kinalalagyan kung saan tayo tinawag ng Panginoon na doon tayo ni-nurture, doon tayo pinapakain, doon tayo tinuturuan, doon tayo binibigyan ng mabubuting bagay, patuloy na dinidiligan ng mga salita ng Diyos at patuloy na ipinapaalala ang mga promises ng Panginoon, doon tayo mamamahal.
God. Sapagkat tayo ay tinawag sa KUJF, tayo ay manatili sa KUJF at tayo ay mamumunga. Dahil yun ang pangako ng ating Panginoon. Amen? At alam ko po na ang pamumunga na ito ay hindi ligid sa kalaman ng marami. Alam niyo po, gusto ko pong ikwento sa atin. Pero gusto ko po munang sabihin sa inyo, gusto kong bigyan ng diin ang verse 5. Sinasabi ni Yahweh, susumpain ko ang sinumang tumatalikod sa akin. Amen? Hindi lamang yung basta nagtitiwala sa kapwa-tao, kundi yung tumatalikod sa Panginoon. Tumatalikod sa pinangako niya sa Panginoon. Para bagang kinakalimutan na siya ay nangako at parang nag-a-act siya na meron siyang amnesia. Amen? Pero hindi yan ang gusto ng Lord sa ating mga buhay. Ang gusto ng Panginoon, makita niya na tayo ay patuloy na pinagpapala at patuloy tayong namumunga kung paano tayo ay inilagay ng Lord sa lugar na ito. Kung paano inilagay niya tayo sa pangangalaga ng lingkod ng Diyos. Tayo ay namumunga at patuloy na mamumunga sapagkat tayo ay nananatili. At gusto ko nga pong i-share sa inyo na may mga blessings ng Lord na hindi mo inaasahan at sabi ko nga, nakakapunta ako sa mga lugar na hindi ko iniisip na mapupuntahan ko. At dumating ang time na kumain ako sa isang international eat all you can buffet na sabi ko, kung ako lang sa sarili ko ay magbabayad ako ng ganun, manghihinayang ako. Amen? Kasi iisipin ko nun, kung para sa akin lang, ako lang mag-isa, siguro mga 4 days na namin pagkain yon, yung worth nun. Kaya hindi ako kakain sa ganun na maglalabas ako ng sarili kong pera. Amen? Pero nakakatuwa ang Lord kasi dinala niya ako sa lugar na yon. Matagal ko nang iniisip, ano ba meron dito? Bakit ito pinipilaan? Bakit ang mga tao dito ay naghihintay ng turn nila o ng time nila para sila ay makapasok? Ano ba meron? Siguro, narinig ng Lord yung tanong ko na yon. Kaya pina-experience niya sa akin. Ito ang nakang meron dyan. At nalula ako sa mga pagkain na nandun. Sabi ko, ang galing mo naman, Lord. Pero nauna, sabi ko kasi parang hindi naman ako sanay kumain ng eat all you can. Kasi hindi ako ganun. Siyempre, ito lang yung katawan ko. Ito lang, ganito lang yung kaya ko kainin. Then parang sabi ko, Lord, ito gusto ko kainin to. Ito gusto ko to. Ang kinain ko, yung mga unusual, siyempre. Hindi yung kakainin mo yung lagi mo nang nakita, lagi mo nang naluluto, lagi mo nang nakakain. At nakakatuwa ang Lord. Kasi, yun nga, dinala niya ako sa lugar na yon na wala kahit 5 akong ibinayad. Amen! Yun ang nakakatuwa sa Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Lord. May pangako ang Panginoon na itong lugar na ito ay mapupuntahan mo, ang kainan ito ay makakainan mo, ang sasakyan ito ay masasakyan mo, ang mga damit na ito ay susuotin mo, ang mga tahanan ito ay matitirahan mo. Nang hindi ka gumagastos. Amen? Nakakatuwa kasi ang Lord. Alam nyo, ilang araw na itong nakalipas, pero hindi ko siya inaalis sa isip ko na pasalamatan ng Panginoon. Kasi nalalaman mo at naranasan mo na totoo yung mga pangako ng Panginoon. Hindi siya nang bibigo. Maari pa ang tao pag nangako sa atin, maari pa tayong umiyak, lumuha, dahil hindi niya natupad. Pero ang Panginoon, i-overwhelm ka niya sa mga promises na tinutupad niya. Amen? Ganon kasi ang gusto ng Panginoon sa atin, na kapag na tayo ay nanatili sa kanyang pangangalaga, sa pangangalaga ng lingkod ng Diyos at sa iglesyang ito, hahabol sa atin, hindi man natin ito hanapin, hahabol sa atin ang pagpapala ng
handog ng ating first fruits, ng ating pledge sa church rental, ng love before the man of God, ng offering natin sa radio ministry, at sa maraming pang iba na pangangailangan ng iglesia. Alam ng Panginoon kung ano ang ibibigay niya sa atin. Alam ng Lord, nakita ng Panginoon at nasisiyasat niya ang ating mga puso. Ano yung ating desire? At ano yung ating mga minimithi sa buhay? At kapag ito ay kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, narayan ng Panginoon at mayaman siya para ibigay sa atin ang lahat ng iyon. Amen? Noon, nagda-doubt ako kasi sabi ko, Lord, bakit ang tagal naman? Meron akong ganong tanong. Bakit ang tagal naman, Panginoon? Totoo pa rin pa ba o hindi na? Amen? Pero hindi pala dapat na tayo ay nakikipagtalo pa sa Panginoon. Ang dapat pala ay tayo ay naghihintay ng tamang panahon. Amen? Sabi nung Philippians 2:14, do everything without grumbling and arguing. Kapag ikaw ay nagbibigay na sa Panginoon, huwag ka na magtanong, Lord, kailan mo ibabalik? Kapag nagbibigay na ka na sa Lord ng, alam mo, tapat ka, regular kang nagbibigay, Lord, bakit wala pang tugon sa mga panalangin ko? Amen? Huwag na natin questionin ang Panginoon. Kasi sa tamang panahon ng Lord, at hindi natin alam kung kailan yun, gagawa ang Panginoon ng mga dakilang bagay sa ating mga buhay. At hindi naman po iyon pinapatagal ng Panginoon. Nasa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. Amen? Ako po hindi ko hinangag na makakain sa... Nag-desire ako na malaman kung ano ang meron doon. Pero hindi ko siya pinilit na gusto ko na, ngayon na, ngayon na. Ngayon na. Please lang, ngayon na. Dumating na lang ang time na may nag-invite sa akin na dito kain tayo. Kain tayo dito. Libre. Libre kita. Amen? Ganun po ang Panginoon. Hindi na ipipilit, hindi mangyayari ang isang bagay na sasampilit ang paraan. Gagawin ang isang bagay na mabuti at maganda sa smooth yung magaan ang pagdaloy. Magaan ang pagganap ang pangyayari. Amen? Walang hassle. Ganyan ang Panginoon gumawa. Ganyan ang trabaho ng Lord. Na minsan sa ating mga buhay, minsan pagkagawa tayo, di ba, meron pang mga pagkakamali, may mga palpak pa eh. Pero ang Lord, never na pumalpak. Kaya, ipakita natin sa Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya, na tayo ay patuloy na inilalagay niya sa ating mga buhay ang katapatan sa ating pagbibigay. At kung hindi natin kaya magbigay ng pinansyal, hindi natin kaya tawag dito, tugunan yung mga pangangailangan financially, maaaring ang buhay natin ay tumugon sa pangangailangan ng iglesia. Amen? Tama po yung sinasabi ng mga kapatid na kapag wala kang kakayanan sa pananalapi, yung buhay mo mismo, dahil yan ang pinaka-importante sa ating Panginoon, yan ang pinaka-mahalaga. Pero kung nasa iyo ang kakayahan na magbigay at patuloy kang maging tapat sa pagbibigay, ibigay mo ang para sa Panginoon, ibigay mo ang para sa church, ibigay mo rin ang para sa lingkod ng Diyos. Amen! Amen! Amen mo ba? Amen! Kasi ang Lord ang siyang magbabalik niya sa atin in His proper time, in His perfect time. Kapag panahon ng Panginoon, ito ay perfecto. Magiging maganda, magiging mabuti ang lahat ng bagay. Amen! Amen! Yan! Ibabalik sa atin ng Panginoon ang lahat ng ating mga ibinigay sa Diyos. Na kapag ito ay katulad na sinabi ng Jeremias sa verse 8 pababa, o sa verse 8, na kapag tayo ay nanatili sa batisan, sa iglesyang ito, na tayo ay nurture, tayo ay pinapakain, dinadamitan,
ay mamumunga ng sagana, hindi matutuyuan. Mananatiling luntian ang mga dahon at kahit umulan ay hindi natin aalalahanin pa. Na ibig sabihin, kapag ka, kahit na dumating ang anumang pagsubok ng buhay, problema, hindi tayo maapektuhan sapagkat ang Panginoon ang siyang naglagay sa atin, siya ang nagpatibay at patuloy niya tayo pinapalakas, pinagpapala at patuloy niya tayong pinamumuno. Amen? Kaya sige po, tayong lahat ay magbigay sa ating Panginoon. Yung pong ating tithes, offerings, ating first fruits, love for the man of God. At gusto ko pong ipaalala sa inyo na huwag po natin kaligtaan ibibigay ang ating mga pledges para sa ating church rental. Para tayo po ay patuloy na makabayad. Patuloy natin matugunan yung pambayad natin sa building na ito. Amen? Sige po, ibigay po natin ang para sa Panginoon, para sa church, at para sa lingkod ng Diyos. Praise God. Basahin ko naman po sa inyo yung aking isang quiet time. Gusto ko pong paalalahanan ng bawat isa. Sa isang paalala na binigay ng Lord sa akin. Sabi ko sa Ezra 3, bigyan ko na naman po kayo sa verse 17. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay bumalik ang mga nagkasala, bumalik ang mga tumalikod sa Panginoon. Ang sabi dito, sa loob ng sumunod na 3 buwan ay nasiyasat nila ang lahat ng kaso. And verse, yan. Ang sabi po kasi dito, binigyan ni Ezra ng salita ang kanyang mga nasasakupan. Nasa 3 araw at sinabing may pagtitipon para sa 3 araw na yon na lahat ng mga tumalikod at nagkasala at tumalikod sa Panginoon ay dapat na bumalik. Ngunit kapag hindi bumalik, ang lahat ng kanilang kayamanan ay sasamsamin. Ito po ang sinabi. Ang napagkasunduan nila. Ang lahat ng kayamanan ay sasamsamin. At naalala ko yung Jeremias sa verse 5 na 7, chapter 17 kanina na binasa natin. Na katulad ng mga halamang hindi namumunga ang mga taong tumatalikod sa ating Panginoon. Kaya gusto ko po palalanan ng bawat isa na tayo ay manatili at hayaan natin na tayo ay mamunga sa lugar na ito sa pamamagitan ng mga salitang ibibigay ng Panginoon sa ating buhay. At pala, palalahanan natin ang bawat isa na manatili sa pangangalaga ng lingkod ng Diyos, sa pangangalaga ng Panginoon din sa lahat, at patuloy na panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon na siyang tutupad ito sa ating mga buhay. Panalangin po natin mga ating mga ibibigay. Dagilang Diyos, salamat po Panginoon sa mga salita ng Lord God. At alam po na wala sa iyo at patuloy kami magtitiwala sa iyo na ikaw ang Diyos na siyang magpapala sa amin at patuloy mo kami pamumunahin, Panginoon, sa gana sa aming mga buhay, Lord. At higit sa lahat sa aming pamumunahin na ito, Panginoon, marami ang mag-benefit, Lord God. Madami ang aming patutulungan higit sa lahat, Panginoon, ng Iglesia ng ito at ang lingkod mo. Ang mandate na ibigay mo sa kanya ay patuloy na may papalala ng Panginoon sa malaking panggugan sa pamamagitan ng aming hayaan mo po, O Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na patuloy na kapal na nagbibigay sa iyo, ay patuloy mong pagpalain ang kanilang mga buhay, Panginoon, sa buo ng kanilang sambahayan. Ang kanilang mga tahanan ay punuin mo ng pagpapala. Punuin mo ito ng mga magagandang bagay, Panginoon, kung mabuting bagay para sa kanila. Ganon din ang kanilang mga halag buhay at ang kanilang mga negosyo, Lord. Hayaan mo po, Panginoon, na dito, Panginoon, ay patuloy sila, Panginoon, ang mapagpala ng maraming tao, Panginoon. Gumamit ka pa po, Diyos, ng mga taong pagpapalain pa sila. Gumamit ka po, O Lord, ng mga tao na papakita mo kung paano kang naging mabuti, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Na ikaw po, Panginoon, ang siyang tumutupad sa iyong mga pangako. Alam po namin, O Diyos, na sa lahat ng aming mga ibibigay, ito po, Panginoon, ay ipinabalik sa aming sisig na tumako. Kaya naman, Lord, hayaan mo po ang aming mga kamay, Panginoon, ay maging bukas palad pa at higit pa sa araw.
aming mga tithes and offerings, Panginoon, ang aming ibigay. Bigay ko sa first fruits, Lord God, ang aming maibigay, Panginoon. Sa naman po, Diyos, ang maraming muli, pagpalain mo ang mga salamin ito, muli lamang bagay, Panginoon, sa inaligado pa ng iyong salita, ng iyong kaligtasan, Panginoon, sa maraming pagbugang hindi namang iyong sa Pilipinas, kundi sa maraming bansa pa, Panginoon, na gusto mong abutin at gusto mong ipakilala at ipakilala ng iyong salita. Sa naman po, Diyos, ang maraming